morning sa ating lahat. Kumusta kayo sa nagdaang linggo? Ayan. Salamat sa mga nakipag-celebrate sa United Church of Christ in the Philippines, no, last Sunday. So, nag-enjoy tayo sa mga dinepor natin last Sunday, ano? Pati yung mga bata na sa simbahan, kahit wala tayo na sa simbahan, nakita naman natin yung mga decoration natin, ng pagbati natin, ng ilang taon na ba ang ating simbahan? Tama! Ang ating United Church of Christ ay 73 years old na. Boom! Matanda pa kay mama, kay papa, tsaka kay lola, ano? Ganun din yung ating Upland Cavite Conference, di ba? Nag-celebrate din siya ng anniversary niya. Ilang taon na ba siya? 20? 23. So, tatandaan natin yan, mga nasa history yan. So, paglaki ninyo, tapos magiging 25 na sa susunod ang silver anniversary. Tapos, ang UCCP naman ay magiging 75 na siya, ay magiging diamond jubilee celebration. So, salamat sa inyo, salamat sa pakikisa, at salamat din sa laging nakatutok sa ating online Sunday school na Upland Cavite Conference. So, ngayon ay May 30. Sabihin, last na lang na Sunday na tayo ay magkakasama sa buwan ng Mayo. Magiging June na next Sunday, di ba? Kaya tara, sama-sama ulit tayo sa ating panibagong lesson ngayong araw. Ang ating lesson ay tungkol sa pag-uusap ni Jesus at saka ni Nicodemo. Mamaya malalaman natin sino ba si Nicodemo. No, si Jesus, kilala naman natin siya. Pero si Nicodemo, sino ba siya? No? So, ating teksto ay makikita natin, ayan, sa nakascreen, nakasulat siya, no? Makikita natin sa Gospel ni Juan, chapter 3, verses 1 to 17. Ulitin nga natin. 1:3-1-17 or John 3:1-17. Yan. So bago tayo magpapalalim sa ating kwento, bago natin makilala si Nicodemo sa kanilang pag-uusap ni Jesus, samahan niyo ulit kami sa isang awitin na ibibigay sa atin ng ating mga bata mula sa UCCP kay Quit. Tapos susundan siya ng prayer kasi nga lagi tayong mananalangin sa pagbukas ng ating online Sunday school, kaya sasamahan naman tayo sa prayer ng isang bata mula sa UCCP by Len. Yeah.
po, some blessings sa aming araw-araw. Please po, gawin niyo kami sa pag-inig, pag-aaral, iyong mga salita. Kasi nandun yung kanilang
inip ng pananampalatayan na kung saan ay bumaba ang banal na espiritu sa kanila. Okay? So, salamat. At least naunawaan ulit natin yung ating kwento last Sunday. Ngayon naman, ang bagong kwento natin ay tungkol kay Nicodemo at kay Jesus na minsan ay sila ay nag-usap. Pinuntahan siya ni Nicodemo. Ang isang tanong niya ay, paano daw ba ipapanganak na muli ang isang tao? O umano man, ano? Sino yung nakakita na nalibawa picture ni Mami nung kayo ay ipinanganak? Yan, pasang kamay. Yun. O kaya picture ni Mami nung ipinanganak yung ating bunsong kapatid o yung kapatid pa natin nung tayo ay panganay. Sige. Okay. So, syempre, yung isang baby ay pinapanganak nino ng mami, syempre. Ayan. Sabihin, dumadaan siya sa isang proseso mula doon sa first month hanggang 9 months. So, yun. Pagkatapos ng 9 months ay nanganganak na si mami or si nanay or si mama or si inay, no? Si nanay. Sabihin, may process yan. Kaya, ang kwento natin ngayon ay isang nagtatanong si Nicodemo kasi ang sabi ni Jesus na dapat daw ang isang mananampalataya o ang isang nagtitiwala sa ating Panginoon ay ipapanganak na muli. Yan ang ating kwento ngayong araw. Na kung saan si Jesus ay alam naman natin na siya ang pinakatanyag at walang makahihigit na guro kahit dito sa buong mundo or buong sanlibutan. Si Nicodemo naman ay isa rin siyang kilalang tagapagturo. Ang tawag sa kanila ay Pariseo. Sila ay, ang mga Pariseo ay isang mga guro sila. So marami sila, no, sa bilang mga guro. Inaaral nila yung kautusan ni Moses. Ibig sabihin yung mga law. Naaral nila yon. So matalino rin si Nicodemo, ano? Pero nung nagtanong siya, bakit merong sinabi si Jesus? So ano yun? Ano yung sagot ni Jesus sa kanya? Eh, sabi ko nga, si Jesus ay isang magaling na guro. Kaya tignan natin kung ano ang galing din naman ni Nicodemo pagdating doon sa pagiging guro niya. No? Hindi sila nagpataasan kung sino yung magaling hindi. Pero mas titignan natin kung ano yung turo, anong mensahe ni Jesus kay Nicodemo nung time na ay siya ay nagtanong. Yan. So sige, excited na ba tayo na malaman ngayon ang kwento ni Jesus at saka ni Nicodemo? Ayan, sige. Papangunahan tayo siyempre sa kwento ni DM Carmeline Garcia or Teacher Carmeline Garcia. Magandang umaga mga bata. Muli tayong magsama-sama sa ating paaralang panlinguhan. Narito ang ating kwento sa umagang ito. Ito ay may pamagat na si Jesus at si Nicodemo. Batay po ito sa Juan 3:1-17. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak?" Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin,
kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatotohanan namin ay nasa saksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang mga sinabi ko tungkol sa mga bagay dito. Sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao. Upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya tinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Okay, siyempre palakpakan natin ang Sinti and Family na attention sa lalang pagbabahagi ng mga kwento. Siyempre, ako naman ang taga-tanong sa inyo. Handa na ba tayo? Ang unang tanong ko ay, hindi kayo ha, sino itong Pariseo at pinuno ng mga Hudyo? Ang isang gabi ay pumunta kay Jesus. Isip-isip, si Nicodemo. Siya ay pumunta kay Jesus at nakipagkwentuhan siya. No? Ang ikalawang tanong ko ay, sino nagsabi nito? Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Yun ang sabi niya. Siyempre, mamimili tayo A, B, or C. Okay? A, Jesus. B, si Nicodemo. C, si Juan. Sagot ay letter B, si Nicodemo. Ang ikatlong tanong ko sa inyo ay, sino naman ang nagsabi ng ganito? Yan, mababasa din natin yan. Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. O sino kaya nagsabi mo? A, si Jesus. B, si Nicodemo, or C, si Pedro. Tama. Letter A. Ano yung letter A? Letter A ay si Jesus. Number 4, natanong ko sa inyo, ano ang sagot ni Nicodemo sa sinabi ni Jesus sa kanya nung sinabi niyang tandaan mong sinasabi ko ito, ano? Malibang may panganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pagkakari ng Diyos. Ano naman ang sagot ni Nicodemo sa kanya? So, ang sabi ni Nicodemo, paano po may panganganak muli ang isang tao na matanda na? Oo nga naman, ano, hindi naman pwedeng pumasok ako sa mama ko, lalo pat nung namatay na siya, wala na. So, paano daw? Paano makakapasok pa ba siya? Sabi niya sa tiyan o sa sinapunan ng kanyang ina. Sabihin, papasok daw ba yung lola ko dun sa ina, na nanay niya, sa tiyan ng nanay niya? Yun ang tanong ni Nicodemo. At ang sagot, yun ang sagot ni Nicodemo sa Jesus. Ngayon, number 5 naman na tanong ko ay, ano naman ang tugon ni Jesus? Saan daw dapat ipanganak ang isang
tao para makapasok sa kaharian ng Diyos. So, kung si Nicodemo, iniisip niya, paano kaya maipapanganak muli yung aking ako mismo kasi matanda na ako, sabi niya, o kaya malaki na ako, sabi niya. At kayo din, pwede ba yun na kayo ay muli pumasok sa tiyan ni Mama or ni Mami? Hindi, di ba? Yun ang mga tanong niya. So, mamimili kayo ng letter kung ano yung letter na sa tingin ninyo ay tama. Letter A, sa tiyan ng hayop. Letter B, sa hospital. Letter C, sa tubig o sa espiritu. At letter D ay sa hangin at sa araw. Okay, may nakasagot na. Ang tamang sagot ay letter C, sa tubig at espiritu. Yun. Ang sabi naman, no, sa ating binasa din o sa ating narinig din, sino yung propeta sa lumang tipan ang binanggit sa kwento na mababasa? Sabi natin, no? Sa talata 14 or verse 14. Sige, hanapin ninyo sa inyong mga Bible kung nandyan nga ba yung sinasabing pangalan. Sa Old Testament siya, pero binanggit siya dyan, no? Letter A, 1. Letter B, Nicodemo. Letter C, Isaac. And letter D, Moises or Moses. Correct. Si Moses or Moises. Dang. O diba, nakukuha natin? So, sige, sunod kong tanong sa inyo, number 7 question. Meron din pagpipilian ito, no? Paano ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan? Paano niya ipinadama yung love niya, no? Sa buong binigyan sila ng kayamanan? Letter B, binigyan sila ng bahay at sasakyan? Or letter C, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak? Pag sinabing bugtong, isang anak lamang siya, no? Waiting ko ha, tingnan natin, paano pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan? Binigyan sila ng kayamanan, binigyan sila ng buhay, bahay at letter C ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Okay, very good. Letter C. So, sabi, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Okay, mababasa natin yan sa verse 16. So, next natin, kaya ba kaya niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak? Love niya tayo. Bakit na tayo love? Bakit siya nagmamahal sa atin? Kasi nga, ano? Upang ano? Very good. Upang huwag tayong mapahamak, kundi magkaroon ng buhay muli. Yun. Di ba ganyan din ang mga magulang natin? Sa tuwing dahil love niya tayo, ayaw niya tayong mapapahamak, ayaw niya tayong madidisgrasya, ayaw niya tayong nagkakasala kasi love nila tayo. Ganyan ang love ni God sa atin. Sa tuwing tayo ay napapahamak, nalulungkot ang ating Panginoon. Sa tuwing tayo ay nananganib, nalulungkot ang ating Panginoon. Sa tuwing tayo ay nagkakasala, syempre, nalulungkot din ang ating Panginoon. Dahil sa laki o lawak ng kanyang pagmamahal. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan. Blank. Ano ang idudugtong natin doon? Okay. So, ang sagot dyan ng blank ay, kundi upang iligtas ito
sa pamamagitan niya. Yun naman pala, no? Ililigtas tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo upang parusahan. Nagkasala tayo. Nais lamang na tayo ay maligtas. Kaya tayo tinutuwid ng ating Panginoon. Okay, last na tanong ko sa inyo. Sa ating kwento, dapat ba tayong magkaroon ng pananampalataya kay Jesus? At bakit? Siyempre, kasi upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin, habang tayo nabubuhay, dapat meron tayong faith kay God. Dapat meron tayong faith kay Jesus kasi siya yung nagligtas sa atin. At sa kanyang pagliligtas sa atin, kahit mamamatay ang tao dito sa mundo, ay meron pa rin siyang buhay doon sa kabilang buhay pagdating niya kay Jesus kapag siya ay namatay. Hindi na siya mamamatay doon kundi magkakaroon na siya ng mahabang buhay dahil kasama niya ang ating Panginoon. Yan, salamat sa pakikinig nyo sa kwento and at the same time, pagsasagot sa mga katanungan natin. Halina mga bata, gawin natin ang ating mga malikhaing gawain. Para sa una nating activity, ito ay para sa mga preschool, no? Spot the difference. Tingnan natin kung ano ang naiba sa dalawang larawan. Ang sunod naman po, ito ay maze. Kung saan, tutulungan natin si Nicodemus na makapunta kay Jesus. Gagamit tayo ng crayon para po i-trace natin ang dadaanan niya. Para naman po sa mga primary, ganun din po, maze din. Pero mas mahirap po ang dadaanan niya. Gumamit din kayo ng crayon sa inyong pag-sagot dito sa maze. Ang susunod naman po ay para siyang quiz na kung saan may mga tanong at bibilugan niyo po ang larawan ng tamang sagot. Para naman po sa mga intermediate, ito po ay crossword puzzle, ang isa. At ang pangalawa naman po ay word search. Nahanapin nyo ang mga salita na nakatago sa scrambled letters. Ang susunod po na crafts ay para po sa preschool, primary, at intermediate. Para po sa lahat. So, ang gagawin po natin, magugupitin natin ang mga kamay, ganun din po ang puso at yung mundo. So, ang gagawin natin, kulayan natin ang mga larawan. Tapos, tingnan natin kung ano yung nandun sa example. Ang mag-ingat lamang sa paggamit ng gunting. Gumamit din tayo ng glue o kaya paste para idikit ang mga kamay. Ganun din po ang puso. At yan po yung ating mga malikhaing gawain para sa linggo ito. Thank you, DM Carmeline, sa mga activities or malikhaing paggawa na laging inihanda mo para sa ating mga chikiting o sa ating mga bata sa ating online Sunday school. Siyempre, hindi rin matatapos ang ating Sunday school kung wala tayong memory verse. Ano yung mensahe ng ating kwento? Ano yung sinasabi sa atin ng ating kwento? Kaya, tara, samahan natin ang isang bata mula sa UCCP Bailen para sa kanyang sauluhing talata. 1:3 Sumagot si Jesus. Tandaan mo ang sinabi kong ito malibang ipanganak na muli ang isang tao. Hindi niya makikita ang pagkahari ng Diyos. Maraming salamat! So ngayon, naka-ready na rin ba bukod sa ating mga Bible na ini-ready ang ating offering na binigay ni Mami or binigay ni Lola, ni Ate para ihandog natin sa ating Panginoon? So, dapat lagi tayong naghahandog sa tuwing Linggo. Okay? So, syempre babasahin ko yung teksto kung saan natin matatagpuan bakit tayo nagkakaloob, bakit tayo nagbibigay sa ating Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians, Chapter 16, verse 2. Saan natin mababasa? Correct. 1 Corinthians, chapter 16, verse 2. Ito yung sinasabi niya, no? Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami.
Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Kaya tara, ayon ang magkaloob, ihanda natin yung ating mga offering. Siyempre, habang tayo nag-offering, merong aawit para sa atin. Ito naman ay muli aawitan tayo ng mga bata mula sa UCCP kay Quit. We are the children of yesterday's dream. We are the promise of the future we bring. Waving the banner of love to all, to every nation, the rich and the poor. We are a world of the restless and young, and we need a hand to guide us. In unity, building tomorrow for you and for me. We are a world of the restless and young, and we need a hand to guide us, helping each other. Ilang mga araw na lang, ilang buwan na lang ay matatapos na ang inyong schooling kahit na nasa tahanan kayo. Ang importante ay ligtas ang bawat isa. Kahit mahirap kayo sa online, kahit hirap kayo sa mga modules ninyo, pero lagi nating papasalamatan ng Panginoon sa pamagitan ng inyong mga masisipag na mga teachers sa school. Kasi kung wala sila, wala yung patnubay nila ay siyempre hindi tayo sino man yung nagpapasa, kung sino man
school. Salamat sa ating mga teacher din. So, kaya yuyuko natin ngayon ang ating mga ulo upang pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Tara, samahan niyo ako sa panalangin, mga bata. Tanggapin mo po, o aming Panginoon, ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat sa umaga nito. Salamat sa panibagong kaisipan at kaalaman na muli mo pong itinuro at ibinabahagi ang aming mga tagapagturo mula sa aming online Sunday school. Samantalang nadadagdagan po ang aming mga kaalaman tungkol sa iyo at sa mabuting balita ng kaligtasan, gawin mo po kaming mapagpakumbaba at maunawain sa lahat ng mga tao. Tulad ng aming inaral na si Nicodemo, huwag po sanang mangibabaw na kami ay susunod lamang sa batas na meron kami sa aming simbahan, kundi ito ay aming maisapuso at maisabuhay. Taimtim nawa ng malalim ang aming mga kaisipan, ito ay maitanim, tumubo at lumago upang sa aming buhay ay makilala ka bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Muli, O Diyos, aming pong pinapanalangin ang lahat ng mga tao, ang mga nakakaranas ng gutom, na halos wala na pong makain sa araw-araw, pagkalooban mo po sila ng mga biyaya. Ang mga taong nawalan ng trabaho, pagkalooban mo po sila ng kanilang ikabubuhay. Sa araw-araw, sa mga may karamdaman, Panginoon, ang dami pong halimbawa ng iyong pagpapagaling, ang aming natutunan sa Biblia at sa totoong buhay. Ipagkalob mo rin po ang kanilang kagalingan para sa mga taong naghahanap ng lunas sa kanilang mga karamdaman. Patuloy mo pong igawad ang iyong bendisyon sa aming lahat, sa bawat tahanan na nagsasagawa ng mga pananambahan online o maging nasa simbahan na sila ngayon. Pagpalain mo po at ingatan kaming lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, so sa ating pagpapaalam, syempre hindi natin nako-close yung ating online Sunday school kung hindi po natin napapasalamatan ang mga mahalagang tao na nakatuwang po upang mabuo ang ating online Sunday school. Una po sa ating UCCP Kai Kwit, sa pangunguna po ng kanilang manggagawa, Reverend Lila Raffles, syempre yung kanilang Board of Christian Education na nandun po sa ating kapatid na Dulce Persando, syempre yung ating kapatid na Nikki Pepa. Maraming salamat po sa pag-provide ng videos and songs para sa ating mga kids. Syempre po ang ating UCCP by Len, na kung saan na manggagawa po nila si Reverend Orpa Malizon, lead po ninyo sa mga bata para maipagkaloob ang video para sa kanilang panalangin at saka sa kanilang mga memory verse. Maraming salamat po mula po sa CEN Committee ng ating Upland Community Conference. Siyempre, nagpapasalamat din po ako ng malaki sa tulong ng ating kapatid sa kabataan, si kapatid na Kathleen Malimban, na siya po ang nag-aayos ng ating video presentation ng ating online Sunday. Sa lahat po ng mga manggagawa, sa lahat po ng ating Board of Christian Educators, ng ating mga iglesia lokal, maraming salamat po sa pag-support nyo. Sa isang taon na pagsasama po natin sa ating online Sunday school, hindi lamang po yung ating online Sunday school, even beyond sa mga gawain po natin sa bahagi ng Christian Education. Siyempre, salamat din po sa mga simbahan, mga iglesia lokal na hindi po kabilang din sa ating Upland Cavite, pero kabahagi po natin sa ating UCC Online Sunday School. Binibigyan po natin sila ng link upang ang mga bata ay matuto rin outside ng ating konferensya. Mula po sa anak ng ating konferensya na Batangas Associate Conference, maraming salamat DM Vicky Aguila para po sa UCCP Malalim na gumagamit din po ng ating online Sunday School. Ang ating materials, siyempre po,
ating Reverend Starlight Acid na gumagamit din po ng ating manual ang kanilang simbahan sa UCC Kupang. So maraming salamat. To God be the glory po. At muli po, another bubuksan natin sa next Sunday, another ecclesiastical year ng ating simbahan. Sana po ay makasama pa rin namin kayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Even kahit nasa online lamang po, ay nawa ay tulungan niyo po kami may pahayag, may pakilala si Kristo sa buhay ng mga bata kahit nasa tahanan lamang po ang ating mga anak sa araw-araw. So maraming salamat even sa ating pong CEN committee ng Aklan Cavite. Thank you so much sa inyong pakikisa at pakikibahagi sa gawain ito bilang tayo ay nandoon sa committee na iyon. So maraming salamat. God bless. To God be the glory. Thank you so much po. Ingat.